Kaninang alas 4 ng umaga, si Bagyong Florita ay nasa labas na nga ng ating area of responsibility at huli itong namataan sa layong 335 kilometers kanluran ng Kalayan, Cagayan. Taglay nito yung lakas ng hangin na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 115 kilometers per hour. Ito nga ay bahagyang bumilis at kumikilos pa rin pa west-northwestward sa bilis yan na 30 kilometers per hour at bagamat si Bagyong Florita nga ay nasa labas na ng ating area of responsibility, ay yung malawak pa rin yung sakop nito or yung radius nito ay nag-extend pa rin sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Kaya patuloy pa rin tayong mag-i-issue ng Tropical Cyclone Bulletin para sa mga areas na makakaranas pa rin ng malalakas at ng mga malalakas na hangin and also ng mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Florita. And ngayong araw, na-expect din natin na patuloy nitong i-enhance ang southwest monsoon na siya namang magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi pa ng ating bansa. At dahil nga yung radius nito ni Bagyong Florita ay nag-e-extend pa rin dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon, meron pa rin tayo nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa bahagi yan ng Batanes, Babuyan Islands, sa western portion ng mainland Cagayan, sa Apayao, Abra, sa western portion ng Kalinga, sa western portion ng Mountain Province, maging sa northern and western portions of Benguet, sa bahagi din ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at sa probinsya or sa lalawigan ng La Union. Kung saan ito nga pong mga areas na nabanggit natin na meron pa rin Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ay makakaranas pa rin ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Florita and posible pa rin itong magdulot ng mga light damages lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. And also, na-expect din natin ngayong araw itong mga areas kung saan meron tayong Tropical Cyclone Wind Signal or yung wind signal natin ay maaring may posibilidad na i-lift na natin by this early noon or by afternoon sa susunod na issuance natin ng mga Tropical Cyclone Bulletin. And maliban dito sa mga areas na meron tayong nakataas na wind signal, makakaranas din ng bugso ng malalakas na hangin ang areas ng Mimaropa dito sa Metro Manila, Cavite, sa Quezon, Bulacan, Pampanga, Pangasinan, Aurora, maging sa localities ng Cordillera Administrative Region and ang bahagi din ng Cagayan Valley. At para naman sa mga pag-ulan na dala ni Bagyong Florita, ngayong umaga mayroon pa rin mararanasan ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa bahagi ng Ilocos Region, Abra at Benguet, samantala light to moderate naman at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region. Kung saan, paalala pa rin po sa ating mga kababayan na mag-ingat at maging alerto sa mga posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. And also this morning then and by hanggang sa afternoon, meron pa rin tayong mararanasan ng mga light to moderate at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan sa bahagi naman yan ng Ilocos Region. Samantala, ang southwest monsoon ngayong araw, ina-expect natin na patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na yan sa western section ng central at southern Luzon. Kaya muli po, paalala sa ating mga kababayan, mag-ingat pa rin at maging alerto sa mga posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng ating karagatan, meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin yan ng Central Luzon, maging sa dagat baybayin din ng Northern Luzon kung saan hindi muna natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan natin mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman dito sa latest forecast track analysis ni Bagyong Florita, ito nga po ay nasa labas na ng ating area of responsibility and generally kikilos ito west-northwestward, mas palayo pa sa
sa ating area of responsibility, patungo yan sa southern portion ng China. And also, na-expect nga natin na habang papalayo pa itong si Bagyong Florita sa area of responsibility, na-expect din natin na hihina na yung epekto ng southwest monsoon sa ilang bahagi or sa bahagi ng ating bansa. And by tomorrow, na-expect natin sa malaking bahagi ng ating bansa ay improving weather na tayo. Muli, ito nga din si Florita na ikita natin na habang nasa West Philippine Sea or habang binabaybay nito yung karagatan patungo sa Southern China ay maaari din itong mag-re-intensify and maaari itong ma-reach yung typhoon category. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, meron pa rin tayong mararanasan ng mga pag-ulan and also ng mga bugso ng malalakas na hangin dito sa bahagi ng Ilocos Region. Inaasahan nga natin ito ay dulot pa rin ni Bagyong Florita, samantala sa nalalabing bahagi naman ng Luzon kasama na dyan ng Metro Manila, magiging maulap pa rin yung kalangitan at meron pa rin tayong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalong-lalo na yan dito sa western section ng central at southern Luzon. Sa ating forecast temperature sa Lawag ay mula 24 to 29, sa Baguio ay 16 to 22, sa Tuguegarao ay 24 to 31, dito sa Metro Manila ay mula 24 to 31 degrees Celsius, sa Tagaytay ay 22 to 28, sa Legazpi ay 24 to 32, at sa Calayan Islands naman, maging sa Puerto Princesa, ang maximum temperature natin ay maaaring umabot hanggang 31 degrees Celsius. Samantala, ngayong araw sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan at meron din tayo mga ina-expect na isolated na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot yan ng southwest monsoon at ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay 25 to 32, sa Cebu at Tacloban ay 26 to 33 degrees Celsius. Samantala, ang maximum temperature sa Zamboanga at Davao ay maaaring umabot hanggang 33 degrees Celsius at sa bahagi naman ng Cagayan de Oro ay 23 to 31 degrees Celsius.